Hello brothers, good morning. Magpapalit tayo ng power supply nitong ating HP model HP Pro 1600G2. So ito yung steps para mapalitan natin ng power supply yung pinaka-unit. So unang-una, ito babaklasin natin yung pinaka main cover, back cover ng PC. So ito, binaklas ko na para hindi na masyadong magtagal. Ingat lang pagbaklas kasi meron itong mga clips na pagka nagkamali ka ng baklas, mapuputol yung mga yan. So ito yung mga clips na nandito. Marami, actually marami ito. Ito. Yung may mga butas. Yun yung mga clips. So ingatan natin kapag ka magtanggal ng pinaka back cover. So, after ma-remove natin yung pinaka-back cover, ito yung pinaka-back panel ng PC natin. So, para ma-access natin yung pinaka-power supply, so, unang gagawin is tanggalin natin itong part na ito. So, pag nagtanggal na ito, meron na siyang nakaipit. Ito, nakaipit lang itong part na ito. So, tulak mo lang. Then, hatak mo lang pa ganito. So, automatic. Maangat na natin. So, dito sa part na to, makikita natin yung pinaka power cord. Tawagin. Nakadikit yan dito sa slot na ito. So, angat nyo lang. Yun. Tapos, sa part na to, ito yung pinaka power supply natin. Tanggalin lang natin itong mga screws nandito. Mga 1, 2, 5 screws lang naman to. So, gamit lang kayo ng magnetic ng screwdriver para yung advantage kapag ka magnetic na screwdriver. Once na matanggal siya, kakapit na siya sa screwdriver natin. Shoutout sa ito, Miniso, Japan. Japan, Japan. Yan. 5 lang to, 5. Yung type ng screwdriver, hindi siya Philip eh. Para siyang star. Star yung datingan niya. Kikita niyo, star yan. Yan, hindi siya ordinaryong Philip screw, yung apat na side lock. So after matanggal natin yung mga screws, so pwede natin itong tanggalin, yung pinaka-cover. At ito na, ma-access na natin yung pinaka-power supply. So yung pinanggal ko na yung parte yung pinaka-cord. So ito yung bagong power supply natin. So again, yung modelo natin, ito ay HP Pro 1600G2. So na-purchase namin ito yung 2016. Sulit na rin yung power supply niya. So yun yung unang bumigay, yung power supply. So, pagkabit, so itong pinaka-cord, dapat yan dito, mapadaanin nyo dito, shoot nyo dito sa socket, yung slot ng pinaka-power supply natin. So, dapat maglalak yan guys. Yun, tinig nyo, narinig nyo yung tick sound na yun. So mamaya, pag nag-cover na kayo, dapat gantong forma na, ano? Yan, ganyan siya. Para kapag binalik natin to, hindi na siya tatama dito sa pinaka-fan. So safe na tayo niyan. Kasi mahirap to kapag magkamali ka ng balik. Ang pinaka-challenge kasi dito yung pagbaklas ng pinaka-main cover yung sa likod. Kasi yun yung maselan. Madaming pwedeng masirang clip. So after nyan, balik yung mga screws. Screw natin. Yung apat na screw, same size lang ito. Pero yung isa yun yung pinakamaliit. Same size yung apat. Kabit ko na yung isa. Tapos yun, yung rule lang naman para pag magbaklas tayo ng hardware, pinaka-technique nun, picturean nyo muna.
bago nyo baklasin. Mahirap, mabilis magbaklas eh. Mahirap yung magkabit. Minsan yung screws, dapat lima. May na sobrang isa. Paano na yun? Hindi kulang na yung screw na nabalik mo doon. Kaloob-looban yun. Kaya dapat aware tayo doon sa placements ng mga screws. Kaya dapat picturean nyo muna mga brothers. Share lang naman tong video na to. Hindi naman ako talaga asing professional eh. Share lang tayo ng mga natutunan natin. So, pang limang screw, pang last na screw. Ito yung maliit. Yung maliit na screw dito yan, sa parting ito, malapit sa may hard disk. Yung pinakamali. So, okay. So, nabalik na natin yung lima. After nyan, yung cover. So, mabilis lang naman tandaan yung cover. Meron siyang tatlong parang tenga-tenga. Meron niyang butas dito. Ito, ito, tsaka ito. So, dun siya dapat natin ilalak. Tamang pwesto, ganoon. Yan. Tapos, pag nasakto na dun sa mga lock, tulak lang natin pababa. Para itong lock na ito, ito naman yung kusang maglalak na pagano. So, check na natin kung working ba. Bago po natin ipasok, ilagay itong pinaka-back cover, i-check muna natin. Ngayon, test na natin brothers kung gagana na ba, working na ba ang ating PC. Kasi ang issue na ito, yung power supply. Hindi po muna nilagay yung cover. Good on. So yun, lumana. So working na siya, okay na yung battery natin. Okay na yung power supply. So kapag ka pumasok na to sa mismong desktop, ilalagay na natin yung pinaka-cover sa likod. So ito po, sterile lang to sa CMOS battery. So, re-restore lang natin, isi-set lang natin mamaya-maya.